pag yan nakahanap ng katapat, nako, wag naman sana. May kalalagyan yan. What's up guys, it's Mark Ramos again. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Rekta tayo dito sa viral video ng isang LGBTQ na sinaktan ng hepe ng Marikina Police. Panoorin nyo. Ang langan nyo. Ang langan! Ano? Baka ito, ganda. Alam mo oras? Ako po kasi, kukuha dapat po ako ng pera. Yubur! Ba? Yubur! Ano po yun? Ano ang trust na unauthorized person outside residence? Ano po? Unauthorized person outside residence. Ilang taon ka na? 18 po. Ito? 21 po. Ha? 21. Bakit nasa labas kayo? Kukuha po ng pera. Ito, kukuha mo daw! Dito. Okay, pero major visual duty. Hindi mo na mas kailan nyo? Yeah, wala. Kita niya lang. Hindi, ako na lang. Tanggalin ko. Balik ano po? Ano ko lang ito sa office. Major visual duty. Ano ba na nga? Ano ba? Ayun po, kakasabi ko lang. Ano Dol! May ID ba kayo? Wala po. Wala? Kayo? Dol! Kayo magkasama na ako. Kayo magkasama. Okay. Kapit bahay ko. Okay. Kapit mo pa kung hawakan dyan. No, wait. Ano po? Ay, bakit po? Bakit po ako? Okay guys, napanood nyo yung video yung ipinalabas natin. Unang-una, makikita nyo may isang mukhang menor de edad dun sa video na yon. At mukhang natotrauma na at mukhang takot na siya dun sa mga pulis na nakapaligid sa kanila dahil nahuli sila na lumabag sa curfew. Ulitin ko po, ang kaso nila, lumabag lang sila sa curfew. Which is, narinig naman po natin sa ating presidente na ipinapahuli po talaga yung mga lumalabag sa curfew. Pero ano po ba ang big deal dito? Ang big deal po dito, yung naririnig natin sa background, isang hepe pala. At kung mapapansin nyo, yung boses niya mukhang lango sa alak at mukhang lasing sa alak, di ba po? Para sa akin, ang masasabi ko dito is, lumabag lang naman sa curfew. Although talagang mahigpit na ipinagbabawal ngayon ang paglagpas ng alas 10, lalo na sa mga kabataan or kahit na sino, kung hindi naman essential yung gagawin mo. Pero kung umasta yung isang pulis na nagsasalita sa background na mukhang lasing, parang pumatay o nag-knockout na ng malaking halaga yung mga kabataan. At narinig ko pa na parang ang laki-laki ng problema niya sa isang bakla. Kung ang taong to na nagsasalita sa background na isang pulis ay lasing at naka-duty, mahigpit pong ipinagbabawal yan. Makukutongan ka ni Eliasar ngayon. Sige, subukan mong magganyan-ganyan. Pero may isang kaibigan na nagsabi sa akin na natanggal na daw po itong hepe na to. Sana lang po, maging pantay-pantay po tayo dun sa mga kapatid nating LGBTQ. Wala naman po silang ginagawang masama at hindi naman po ganung kalala ang ginawa nilang kasalanan. Para po batukan at suntukin mo. Police brutality po yung ginagawa mo. Malamang po sa alamang is makasuhan ka sa ginagawa mo. Kung hindi man i-pursue nung taong sinaktan mo, merong posibleng magkaso sa iyo o makakatapat ka nung mga tao na palaban at bigla kang babalentong dahil sa mga pinaggagawa mong ganyan. Huwag naman po sana. At ayon dun sa status nung nag-post ng video, meron pa daw mga pulis na nagsabi sa kanila na sige, magkaso kayo kung kaya nyong magkaso. Sa kasamaang palad po, na-videohan kayo. Pag dyan sa mga bata na yan, may tumulong, isang nagmalasakit, ako kung kaya kong tumulong, tutulungan akong kasuhan kayo niyan . At may nagmalasakit po dyan sa mga tao na yan para bigyan ng pantusto sa pangkaso. Lahat kayo dyan, sibak kayo lahat dyan.
Ang hindi ko lang po maintindihan, bakit may mga tao po na kahit walang ginagawa, yung mga bakla o tomboy, eh galit na galit sila at inis na inis sila. Ayon pa dun sa nag-post, tinawag pa siyang demonyo kang bakla ka. Eh sino sa tingin mo ang mas demonyo sa inyong dalawa? Kung may pagkakamali man yung mga bata, hindi mo kailangan bugbugin o hindi mo kailangan sakalin o hampasin o suntukin o batukan. Binubuli mo yung mga tao. Hindi ganun kalalim ang mga kasalanan nila para suntukin mo, batukan mo, o sipain mo, o sakalin mo. Sinabi na nga nung isang kasama mong pulis, natitikitan sila. Bakit kailangan pang may batok, may suntok pa? May pananakal pa, di ba? Ano ang galit mo sa mga bakla? Ikaw ba ay nasupsup ng bakla? Kaya ka galit na galit. So pues, kung ganun ang nangyari sa iyo, eh huwag mong idamay lahat. At doon naman sa mga kasama mong mga pulis na nandyan sa loob, alam nang mali ang ginagawa mo, eh hindi ka pa din pinapahinto o kinukonsinti ka pa din dahil ba ikaw ang hepe dyan, kaya hindi nila kayang pahintuin ka. Kung may tatanong nyo po mga karekta, eh hindi lang po nagtatapos dyan yung sakit na nararamdaman nila. Mentally, hanggang pag-uwi niyan, itatanim niyan hanggang paglaki niyan, hanggang pagtanda niyan, tatanim sa utak nila na sila ay naabuso, sinaktan, dahil lang sa simpleng violation. So ang mangyayari niyan, tatanim sa utak nila na merong discrimination. Pag yan nakahanap ng katapat, nako, wag naman sana, may kalalagyan niyan. Hindi nyo ba alam na magkikreate to ng takot sa sambayan ng Pilipino na ang dapat ang pulis ang aming kakampi sa sitwasyon na kami ay maabuso, eh ang makikita pa sa mga pinaggagawa nyo, eh kayo pa yung mismong umaabuso dun sa mga sambayan ng Pilipino, dun sa mga anak ng mga taxpayer, dun sa mga taxpayer na pinanggagalingan ng inyong mga sweldo. Madami po akong kakilalang pulis, madami po akong kaibigang pulis na hindi naman po ganyan umasta. Tapos kapag kayo na-contact ni Rapi Tulpo, eh para kayong mga maaamong tupa. Diba? Parang kawawang-kawawa kayo na parang kayo yung inabuso, eh may hinayupak kayo. Kitang-kita nung isang bata na nasa harap nyo, kung ano yung pambubutal na ginagawa nyo doon sa bakla. Tama ba yun? Eh paano na lang siguro kung nagnakaw yan ng kaperasong tinapay? Ano na gagawin nyo? Pinatay nyo na siguro yan. May nabasa pa akong isang comment dito sa post ng tao. Para sa kaalaman ng lahat, hindi po matatanggal basta-basta si Captain Major Problem Emil Garcia. Emil Garcia pala pangalan niya. Dahil ayon sa aking bubuit, bata yan ni Congressman Bayani Fernando. Kaya dapat kayo ang mag-adjust at makisama sa kanya, okay? Tingin ko kung mapapanood ni Congressman BF to, ni Bayani Fernando, hindi niya pa din palalampasin to eh. Hindi niya pa din kukwisintihin yan eh. Baka batukan pa nga ni BF yan eh. May isa pang nag-comment, si Rani Repuerzo. Mayabang talaga yung pulis na yan, pati daw sa tanyong, eh di na ako magtataka. Pag one time maambush yan, ganyan na silup. Madami na sigurong kaaway yan at nag-aantay ng pagkakataon. Huwag sana makahanap ng riding in tandem yan na biglang namamaril. Yun nga yung sinasabi ko. Pag yan nakahanap ng katapat, nako, huwag naman sana. May kalalagyan yan. Pero dito po sa channel natin, hindi po tayo naghahangad ng ganun. Pero hindi po natin alam kung ano ang takbo ng utak ng ibang tao. Pag po yan na one time, or kunyari may isang tao na patapon na yung buhay, tapos na-champuan siya, napanood yung video na ginagawa niya, kilala siya, huwag naman po sana. At hindi po natin hinihiling dito sa channel na yun. Kumbaga, ang sinasabi lang natin is realidad na meron pong mga ganong pangyayari. Hepe, aabangan ka po namin sa Rapi Tulpo in action. Gusto po namin makita kung paano po kayo umiyak doon. Ayun lang po ang masasabi ko. So, sa darating pong Sunday, bubunot po tayo ng isang komento dito sa ating channel kung sino po ang mapagbibigyan natin ng isa pang helmet. Ang gagawin nyo lang po, subscribe po kayo sa channel na to. Ilagay nyo po sa komento kung bakit kayo ang kailangan mapili at kung taga saan po kayo. Salamat po.